Sinaway ni Samuel si Saul. Ika-13 kabanata. Si Saul ay 30 taong gulang nang maging hari ng Israel. At naghari siya rito sa loob ng 42 taon. Pumili si Saul ng 3,000 lalaki sa Israel para makipaglaban sa mga Filisteo. Ang mga hindi napili ay pinauwi niya. Isinama niya ang 2,000 sa Mikmash at sa kaburulan ng Bethel. At ang 1,000 naman ay pinasama niya sa anak niyang si Jonathan sa Gibeya, nasakop ng mga taga-Benhamin. Sinalakay ni Jonathan ang kampo ng mga Filisteo sa Geba at nabalitaan ito ng iba pang Filisteo. Kaya iniutos ni Saul na patunugin ang trumpeta sa buong Israel bilang paghahanda ng mga Hebreyo sa digmaan. Nabalitaan ng mga Israelita na galit ang mga Filisteo sa kanila dahil sinalakay ni Saul ang kampo. Kaya nagtipon ang mga Israelita sa Gilgal kasama ni Saul. Nagtipon ang mga Filisteo para makipagdigma sa mga Israelita. Mayroon silang 3,000 karuwahe, 6,000 mga ngabayo, at mga sundalo na kasindami ng buhangin sa tabing dagat. Nagtipon sila at nagkampo sa Mikmash, sa silangan ng Beth Aven. Nang makita ng mga Israelita na nanganganib ang sitwasyon nila, nagtago sila sa mga kuweba, talahiban, mga batuhan, hukay at mga imbakan ng tubig. Ang iba sa kanila ay tumawid sa ilog ng Jordan papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga kasama niya. Naghintay si Saul kay Samuel sa Gilgal ng 7 araw ayon sa sinabi ni Samuel sa kanya. Pero hindi dumating si Samuel. Nang makita ni Saul na unti-unting nag-aalisan ang mga kasama niya, sinabi niya, "Dalhin ninyo sa akin ang handog na sinusunog at ang handog para sa mabuting relasyon." At inialay ni Saul ang mga handog na sinusunog. Nang patapos na siya, dumating si Samuel. Sinalubong niya ito upang batiin pero nagtanong si Samuel, "Ano ang ginawa mo?" Sumagot si Saul, "Nakita ko na unti-unting nag-aalisan ang mga kasama ko. At hindi ka dumating sa oras na sinabi mo. At nagtitipon na ang mga Filisteo sa Mikmash. Inisip ko na baka salakayin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal at hindi pa nakakapaghandog sa Panginoon para humingi ng tulong sa kanya. Kaya napilitan ako mag-alay ng handog na sinusunog." Sinabi ni Samuel, "Kahangalan ang ginawa mo. Hindi mo sinunod ang utos na ibinigay sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos. Kung sumunod ka lang sana, ang sambahayan mo ang maghahari sa Israel habang panahon. Pero hindi na ito mangyayari dahil nakakita na ang Panginoon ng taong susunod sa kagustuhan niya at ginawa na siyang pinuno para sa kanyang mga mamamayan dahil hindi ka sumunod sa utos ng Panginoon." Pagkatapos, umalis si Samuel sa Gilgal at pumunta sa Gibeya na sakop ng Benjamin. Binilang ni Saul ang mga natira niyang tauhan, 600 lahat. Walang armas ang mga Israelita. Nagkampo si Saul, ang anak niyang si Jonathan at ang mga natitira pa niyang tauhan sa Geba, nasakop ng Benjamin, habang ang mga Filisteo naman ay nagkakampo sa Mikmash. Nagtatlong grupo ang mga Filisteo sa kanilang pagsalakay. Ang isang grupo ay pumunta sa Ofra, sa lupain ng Shual. Ang isang grupo ay sa Beth Horon, at ang isa ay pumunta sa hangganan kung saan matatanaw ang lambak ng Zeboim na papunta sa disyerto. Nang mga panahong iyon, walang panday sa buong Israel. Hindi sila pinayagan ng mga Filisteo dahil sinabi nila, baka gumawa ng mga espada at sibat ang mga Hebreyo. Kaya kinakailangan pa ng mga Israelitang pumunta sa mga Filisteo kung maghahasa sila ng kanilang talim ng araro, piko, palakol at karit at mahalang singil sa kanila. Ang bayad sa pagpapahasa ng araro at piko ay 2 pirasong pilak at sa pagpapahasa ng palakol at talim ng pantaboy sa hayop ay 1 pirasong pilak. Kaya ng araw ng digmaan, wala ni isang sundalo sa Israel ang may espada at sibat maliban kina Saul at Jonathan. Samantala, nagpadala ang mga Filisteo ng mga sundalo para bantayan ang daanan papuntang Mikmash.